Ito yung kanyang BGH filter. So check natin kung may supply tayo makukuha dito sa kanyang BGH. Dapat mayroon tayo dito makuwang 30. So wala, no? Wala tayo. Tayo itong LG nasa 55 inches yata ito. So ang problema nito nung dinala ay may backlight ito. Makikita nyo mayroon siyang aninag, ano? Yan. Pero hindi lang siya nagre-response pag kinakalabog natin, no? Pero mayroon siyang aninag. Okay, titingnan nyo, patayin natin yung ilaw. So yan, no? Makikita nyo mayroon siyang liwanag. Yan. May liwanag siya. Ang problema niyan ay walang display. Yan, wala siyang display. Okay, so yun ang problema nito. Nasa 55 inches, may backlight, walang picture. Ito yung kanyang model. Model number, yan, LG 55 Yoki. Okay, so ito na, nakabukas pa yan. Yan. Ganito yung kanyang main board, 55. Yan yung main board niya. Ito naman yung kanyang power supply. So mayroon itong top board, kaya naka-cover pa siya, no? So titingnan natin kung anong problema nito. So check natin yung kanyang DC to DC kung mayroon siyang supply. So ito yung kanyang BGH filter. So check natin kung may supply tayo makukuha dito sa kanyang BGH. Dapat mayroon tayo dito makuwang 30. So wala, no? Wala tayo makuwang 30. Okay. So gagawin natin dyan ay bubunutin ulit natin. So mapapansin nyo mayroon siyang backlight. Yan, may backlight dyan. Bunutin ko. Yan, di ba? Namatay. Okay. So gagawin natin ay tatanggalin natin yung isang ribbon. Isa muna. Check natin yung isa. Yan. Hang natin to. Titingnan natin kung magkakaroon na ito ng BGH. So yung ganito, pag nakahang yung ribbon natin ay blanco to, wala tong display. Dito kagaya sa iba, pag nakahang may display. So mayroon tayong 33 volts BGH nya. So ibig sabihin niyan, may problema yung side na ito. So gagawin natin dyan, titingnan natin, magbablock tayo ng signal dito. So sa ganito, ang kadalasan signal niyan, kung hindi nyo pakabisado ito, yan, hahanapin nyo lang dito yung add-even. Yung add-even nito, katabi niyan mga CKB na. So kadalasan yan dito banda, tapos sa kabila naman, dito naman banda. Okay, so try natin magblock dito, bablock muna natin lahat dito. Titingnan natin kung may pa-display natin ito. Okay. So, ito yung ating blocking. Yan. Yan. Nilakihan na natin muna. Try muna natin. Nahanapin muna natin kung saang area ang problema ng kanyang protect. Kasi nawawala yung kanyang DC to DC. So, try muna natin itong blocking na ito. Okay. Titingnan natin kung magkaroon ito ng DC to DC. Pag nagkaroon ito ng DC to DC, ibig sabihin, yung side na yan ang ating kailangan hanapin yung blocking na kung saan yung may problema. So, positive, oh, mayroon na tayong 33. So, positive nga tayo, dito banda yung kanyang mga clock signal o kanyang add-even signal. So, check natin kung mayroon itong display. Kasi nagkaroon na siya ng BGH. So sa mga ganito ay sana buo pa, no? Yun. So mayroon tayong display na nakuha dito. Ang problema dito, yun, no? May itim na siya sa gilid. Malamang nasira yung cuff nito. Pag ganyan kasi ang problema ng itim, diretso, minsan nababasa yung ating salamin or napatakan. Yun. So pag napatakan yan, papasok yan doon sa loob.
Tapos, pwede niyang sirain yung ating dikit sa source cup. So, pag nasira yung dikit sa source cup, magkakaroon ng sunog, magkaroon ng umido, yan. Yan, no? Kita nyo? Laki ng naging itim sa gilid, ano? Sayang. Pero dahil sa laki ng unit na to, pwede pa siyang gamitin, ano? Kasi malaki naman siya. Pwede pa. Okay. So napansin natin, okay naman yung screen natin, malinis naman. Nagkaroon lang siya ng hairlines dito banda sa baba. Pero yung doon sa taas natin, okay. Kaya lang, dahil sa laki ng itim dito sa gilid natin, mga lagpas ng 1 inch. So negative na rin yung ganitong repair. Hindi na rin natin yan mapapatino. Kasi nga, kailangan talaga ng banding machine yung mga ganitong problema. So bubuksan mo pa yung panel niyan, titingnan pa kung ano yung naging problema. Pero sa akin, sa tingin ko, nabasa ito. Kasi nakikita ko yung dito sa salamin natin, parang nagkaroon ng kalawang. So maaring nabasa yung area na ito. Nadamay pati yung kanyang source cup. So wag na natin ito buksan. Kasi may itim naman siya, negative na sa repair. At hindi na natin siya mapresyuan. Okay? So, yun lang ginawa natin dito. So, nakita nyo naman. Ang laki ng binlock natin, ano? Laki ng block natin, gumana siya. So, pag ito naman yung may sira, pwede rin kayo mag-blocking dito. Ayan. So, hindi na natin kakapain niya kung saan banda ang problema niya. Kasi nagka-display naman siya. So, sa akin, good na yan. Okay na yan. Okay, so ito na. Papainal test na natin tong LG natin. So nakuha pa naman natin sa repair ito. Ang problema yung kanyang source cup. Nagkaroon talaga siya ng lamat, ano? Nagkaroon siya ng itim sa gilid. So medyo malaki-laki rin yung itim niya. Ayan, naka HDMI 2 pala ito. Okay, antayin lang natin mag-display yung kanyang parang picture. Yan. So nag-display na yung picture niya. So mapapansin nyo dito ay normal yung picture natin, ano? So dito malinis. Tapos yun, no? Nagkaroon din ng mga dumi-dumi. Siguro matagal itong na-stock, hindi agad nila pinagawa. So dito laki, lagpas pala ng 1 inch yung naging itim niya dito. Yan, lagpas ng 1 inch. Okay, tapos dito sa baba makikita nyo rito yung yung dahilan, ano? Yun, nakikita ko kasi rito. Yun, mayroon siyang kalawang, oh. Yan. Malamang ito, nabasa ito. Or napatakan ng mga alaga natin, ano? Nahian, pwedeng pusa. Kadalasan pusa ang nagkaroon ng mga ganito. Or napatakan ng tubig, chemical, kung ano man ang napatak dito. So, maaaring pumasok yun dito sa loob. Yan. Tapos nasira yung kanyang source cup. So hindi na natin binuksan yan. Kasi medyo rest din. Pag binuksan mo pa yan, wala naman tayo magagawa dyan. Kasi damage na yan. So binlock na lang natin lahat ng side na yan. Para hindi na makapasok yung signal natin dito. At hindi na magpa-fluctuate yung ating DC to DC. So yun, no? Okay naman siya. Pwede pa naman siya gamitin. Kahit may itim sa gilid, pwede pa yan. Basta hindi lang siya mag-shutdown yung screen natin. Okay. Yun, sayang, ano? 55 inches LG ang tatak. So, ganun talaga pag minamalas-malas, yun. Okay. Okay, so yan, nilagyan natin ng palabas. So, pwede pa, oh. Kahit may itim sa sulok, ay pwede pa siyang magamit. Okay. So, hanggang dito na lang yung video natin at sa susunod ulit natin na video. So, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Okay, pwede pa to.